Yan ang gawal po tayo sa Showbiz Unlimited, di ba? Yun. Ano mo pa yung mga tumitira kay ano? Kay Ina Raymundo na mail. Balik po tayo kay Ina Raymundo. Sa mga tumitira po kay Ina Raymundo. Siguraduhin nyo naman. So mag-vote, sumasagot naman, di ba? Kung partner sa mga bashers, at anong sagot naman po ni Ina Raymundo ay? Oo nga, sabi nga, tinabi na natin kanina. Oo nga, yung pakita rin kayo nakilikin, di ba? So nakikita ko kasi nagbabroske. Hindi, pinakita ko lang sa'yo kanina kung maitim nga ba o hindi. Anong sa palagay mo maitim ba? Siguro yung pagpapanganak yata after ng mga anak doon yata diba? Doon lang nakikita yung mga great. Hindi, tsaka ano naman, kasi morena naman siya, hindi naman siya mistisa. Anyways, meron pa rin tayong balita. Ito fresh na fresh tong balitang ito dahil okay. No March 31 lamang ay pumirma na nga itong si Megan yan. Anong one-year contract sa GMA7. At babalik siya sa show kung saan siya nanggaling, ang Starstruck. Magiging host siya, co-host siya ni Ding Dong Dante sa season 6 ng Starstruck yan. Pero bakit 1 year lang ang contract? Di ba usually ang mga contract, 2 to 3 years? Hindi, siguro for ano lang yun. For Starstruck lang siya. For Starstruck lang yan. Di ba? Katas ibang show pa siguro bibigyan, di ba? Alam mo itong si Megan yung friend, di ba? Siya yung tinangal ng Miss World dito sa atin sa Pilipinas. Tapos yung lumaban po sa ibang bansa for Miss World, eh siya rin po yung nanalo. First time po na nagkaroon ng Miss World ang Pilipinas, di ba? Pero ano mo po yung sinabihan nga daw po na si Win-Win Marquez, sabi niya, sana mag-join din daw po sa Miss World. Parang naniniwala siya na malaki ang posibilidad na manalo din Miss World, gaya niya si Win-Win Marquez, di ba? So, tignan natin kung mag-join pa sa Miss World itong si Win-Win Marquez, di ba? After na malos in space sa Bilibining Pilipinas. Ikaw ba nakita mo? Maganda ba si Win-Win personal? Okay naman, morena. Filipina beauty talaga siya. So, ganun naman talaga dapat ang representative natin, di ba? Talaga, kinataw ng Pilipinas, tayo, kulay naman natin ay morena, di ba? Brown kayo, manggi. Correct. And going back to Megan Young. Okay. Si Megan Young, alam mo naman ang galing sa Starstruck yan, di ba? Ang kanyang kapatid na si Lauren Young, yan talaga ang ABS-CBN. Nagpanit. Si Megan Young so, from GMA lumipat, di ba? Sundan yung kapatid. Oo, kasi ito naman, di ba? Si Megan Young, kung dati na bupert, naging kapartner ni Jander Cruz sa Betty na Pebra. Hindi, kapatid ni Alion. Betty LaFay ang kapartner niya, si Bea Alonso. Hindi, pero naging triangle. Naging triangle, di ba? Na parang jandid siya agad. Oo, correct. Di ba? Tapos may ginawang pelikula rin yata si Megan niya with Lupa Gutierrez. Oo. Di ba? Actually, marami naman siyang nagawa po nga na mga show sa ABS-CBN to, no? Okay. Ano yung Lauren Young naman? Si Lauren Young, di ba, nasa si Lauren Young naman sa ABS, di ba, sinundan ng kapatid niya. Okay. At si Lauren Young, gumipat naman sa GMA7. Sinundan naman si Megan Young. Pero ano mo pansin ko, ha? Parang, di ba, si Megan Young, medyo nainip siya sa kabila. Dahil after mula sa puso, hindi na nasundan. Pero hindi naman masyado naging boga ang karir niya ha, kahit sa paglipat niya sa GMA7. Oo nga, wala. Parang support. Pero noong una halos pinagbida siya. Pero one of those, nagbida man siya, pero marami siya. Tapos yun nga, hindi pa rin, wala rin nangyari sa kanyang karir. Wala nga rin, oo. Pero kutip na, may karapatan din namang magbida siya. No? Maganda, tsaka mo si Umarte. Pero alam ko kasi kaya hinayaan na rin ng ABS, pakawalan. Itong si Pandora niya kasi nung binigyan nila sinubukan na pagbidahin din sa mula sa puso na lalamission mula sa puso with Enrique Hill, no? Goodbye. Parang hindi rin gano'ng nag-ready, hindi nilabot yung kasi katanong mula sa puso na pinagbidahin dati ni Claudine Barreto, diba? Oo, yan. Of course, siyempre maraming interesado dyan ha, kung saan ba ang kung baga destination. Destination ng mga artista, mga celebrities, ha? Pero bago yan, tatanungin muna kita saan ka nitong Hollywood. Ako, bukas bago siguro magbibisita yung desya lang kami. Tapos, the usual, yung Friday po, nanonood kami ng misa sa television hanggang 3 o'clock. Di ba dun yung makuha yung mga kanyabi ng mga kagumagal na si Lord, di ba? Tapos, sabay after, numanood kami sa sabay-sabay na kami nagdarasal. Noong time na buhay pa yung ate ko sa Atuena, nagpupunta kami sa Pasig, nagbibigay kami kanil. Kasi may position plan, di ba? So, yung mga lobe, kailangan nilang kanil. Nagbibigay kami ng kanil. Sinisindihan na lang nila yung mga tumatagok ng kanila para sumama sa position. Ganun lang kami ang kanilasan nilagawa. Pag sumasapit ang Holy Week. Eh, kayo naman, pre? Kami, kasi since, alam mo naman, busy tayo, di ba? So, as much as possible, talagang sa bahay. Bahay lang. Talagang
ginugugol ko ang time, ginugugol talaga. Na mag-repeat? Oo, mag-repeat, tsaka talagang quality time sa aking anak. Lalo ngayon, di ba? You're now a mother. Oo, oh, tsaka wala, nakakatawa lang na ano na, pero, siya. Pero minsan naman pagka ano, sunny day, ako no, pagka sunny, doon pwede pong gusto kasi buhay na si Krista, di ba? Doon yung time na pwede kang swimming. At binalay, sa Bella. Sa Bella na yung malagkit siya, tapos may syrup na latik. Gusto mo yun? Bibigyan kita ng mga. Oo. Di ba sa mga kasisata? Kami. Yan. So anyway. Anyway, si mga artista, itong si Pauline Luna kasama, yung Itbulaga host na sina. Ayun, kasama po siya, pupunta po siya sa Japan, o, no? Sa Japan yan. Kasama tayo ng boyfriend na si Big Soto, Ruby Rodriguez, ang kanyang best friend, Angel Yala, Alke, Wally Bayola, and their respective family members. And on of course, si ano, itong, pero si Pia Guanyo, ha? Si Pia Guanyo ay hihiwalay at sa Singapore siya patungo kasama ang kanyang asawa na si Steve at ang kanilang anak, ha? Yun. So... Tapos siya ang tunay talaga nasa Los Angeles, di ba? Oo, sila Papa P, nauna na sila dyan sa... O kasi may show. Oo, sa LA. And of kasi course... Kasi Daniel Pagliarte, di ba? Sa abroad ngayon. Sa abroad. Yung KMC at saka yung Katnil, eh, nasa abroad na. Yun. Ayan, eh, sino pa ba? Yan, si James Reed naman, eh, dyan lang pupunta yan, sa Coron. Coron. Sa Coron, Palawan yun, di ba? Sa Palawan. Coron, Palawan, di ba? Samantanang ang mag-asawa namang Jesus Cudero at Heart Evangelista will go Japan din. Ginsa. Sa Japan. Pero, kung si Napoli at mga kasama niya si Pregay sa Osaka, si na Jesus Cudero at Heart Evangelista naman po ay sa Ginsa, Japan. Parang si Hanin mo nila ulit. Carla Abeliana sa Tagaytay. Itong si James Reed nga, isa Coron. Sa Coron, sa Palawan ito, di ba? Palawan, oo. Kapalakta si Ella Cruz. Samantalang yung kapareha niya naman ng si Nadine Dusre, eh, it's either Pangasinan daw sila o La Union. Si Ella sa Balisin Island, pati ay, si Christian kinasalam niya, ano, Bautista. Kinasalam ni Jesus Cudero, Balisin Island. Oh. So, yan po, sa... Kayo mga friends, sa po kayo ang destination niyo. Alam ko si Juan, nagsasubik eh. Okay, madalas naman sa Subic yun eh. Nagsa-surfing eh, ba? At may chismis kay Wanvik ha. Medyo itetext natin ng lolo mo ha. Na medyo linking him to Karen Davila ha. Oo, na kinagulat. Wala pa makasawa si Karen Davila? Hindi ko, ay wala yata. Okay, si Karen Davila. Pero siyempre, mas mag- ano ba yun sa may dad si Wanvik? Hindi nga ako naniniwala sa chika na yan. Dahil alam naman natin na meron pa rin battle si Wanvik pagdating sa custody, di ba? Kasi so, ano kayong balita doon? Yung love life, eh, medyo hindi niya priority. Set aside niya muna. Set aside niya muna, gaya ni Sunshine Cruz at saka ni Cesar Montano. Set aside muna. Dahil nga hindi lang makakatulong sa kaso nila. Pero ibig sabihin si Wanvik sa mga post niya sa Facebook, ha, I miss you, Anton. Sino sabi nun? Si Wanvik. Parang yung anak niya, 1-year-old, eh, nasa nanay. So, ibig sabihin sa pag binibigay? Sa batas kasi talaga, sa nanay talaga yung ganun. Ang lalaki. Kasi 7 years old na si Armiel, eh, di ba? Na yun yung nakiwanvik, di ba? Oo, correct. So, yun, ang pagkakalang ko, kontak mo nga si Miguel, kasi parang wala pa tayong balita ko anong nangyari sa bata niya na parang ma-sold custody ang gusto niya mangyari, di ba? Yung dalawang anak niya, babae, hindi, lahat niya makapunta sa kanya. Kumbaga nasa ano pa din, nasa korte pa rin yung kaso na yan. So anyways, ano pa? So yun, magbabalik po ang... Magbabalik kami? Oh, okay, magbabalik po ang... Showbiz Unlimited!